Program. Encapsulation. Encapsulation. The word encapsulation means to enclose something, just like a pill encapsulation or contains the medication inside of its coating. The principle encapsulation works in a similar in OOP. By forming a protective barrier around the information contained within a class from the code. Abstraction. Only reveal internal mechanisms that are relevant for the user of other objects, hiding any unnecessary implementation code. The derived class can have its functionality extended. This concept can help developers more easily make additional changes or additions over time. Inheritance. Object-oriented languages that support classes almost always support the notion of inheritance. Classes can be organized into hierarchies where a class might have one or more parent class. We say it is derived or inherited from the parent class. We say it is derived or inherited from the parent class and it represents an ISA type relationship. That is to say the child class ISA type of the parent class. Polymorphism. In OOP, polymorphism allows for the uniform treatment of classes in a hierarchy. Therefore, calling code only needs to be written to handle objects from the root of the hierarchy. And any object instantiated by any child class in the hierarchy will be handled in the same way. Angeline. One. Object is a compound data type along with arrays. Values of more than one type can be stored together in a single variable. Object is an instance of either a built-in or user-defined class. In action properties, class defines functionality associated with data. An individual instance of the data structure defined by a class. You define a class once and then make many objects that belong to it. Objects are also known as instance. Class. This is a programmer-defined data type, which includes local function as well as local data. You can think of a class as a template for making many instances of the same kind or class of object. A class is a blueprint of an object. You think of a class as a concept and object is the embodiment of that concept. You need to have a class before you can create an object. For example, you want to use a person in your program. You want to be able to describe that person, you need to do something. A class called person would provide the blueprint for what a person can do. Classes are very useful in programming. Consider the example of where you don't want to use just one person, but 100 people. Rather than describing each one,
in detail from scratch. You can use the same person class to create 100 objects of the type person. You still have to give each other properties, but the basic structure of what a person looks like is the same. Mag ba, ma'am? So, bali ulitin ko lang po yung sinabi nila, ma'am. Yung explain nila. HPOP, class and objects. A class is a template for object, and an object is an instance of a class. Define a class. A class is defined by using a class keyword, followed by the name of the class, and a pair of curly braces. All its properties and methods go inside the braces. Ito po yung sample code, ma'am. Below, we declare a class name fruit consisting of two properties, name and color, and two methods, set name and get name, for setting and getting the name property. Ito po yung class, tapos mga properties, sabay mga method. Define objects. Classes are nothing without objects. We can create multiple objects from a class. Each object has all the properties and methods defined in the class, but they will have different property values. Object of a class is created using the new keyword. In this example below, apple and banana are instances of the class. Ito po yung example code, ma'am. Class fruit has my properties na public name and color. Tas method na function set name and function get name. Ito po yung mga instance. Nilagay ko po yung mga ano. Naglagay po ako ng ibang mga objects. Let's see the results. Ito po yung mga results, ma'am. Apple, banana, grape, rambutan, mango, pinya, and papaya. Ito po yung mga bagong class, ay class. Tapos may nilagay siyang ano, result. Tapos ito po yung mga ano, magtatawag sa ano, mga result na to, tapos maglalagay ng ano, lalagay sa result. Kung gusto niyo pa po magdagdag, like, ano pa ba? Sample, guava. Guava is equal to new fruit. Thank you.
Pause dito po natin ilalagay yung ano. Color sa Control S. Yun po. Nakalagay na po tayo ng bagong ano. Bagong result. In the example below, we had two more methods to class fruit for getting the color property. And here's the example. Bali, dalawa po yung method niya. Isa po dito at saka isa doon. Function, return, and this function. Pwede po tayong mag-ano ulit, gumawa ng bagong record. Color sign. Guaba ulit. New fruit. Tapos ilalagay natin yung ano, value ng properties. Color. Dito tatawagin natin yung value. Copy paste lang. Tapos ilalagay natin yung ano. Wow. Control S functions. Functions. Ito po ma'am, nakalagay na po tayo ng bagong example. Guava, color green. And PHP, the this keyword. The this keyword refers to the current object and is only available inside the method. Look at this following. So, where we can change the value of the name property, there are two ways. Number one, inside the class by adding setName method and use this.
And use the example po, ma'am. The class, the properties, functions, and the methods. Class instance, tapos tatawagin po natin yung ano, value. Ito po yung result niya, ma'am. Apple. My color is orange. Bagong apple po ito. Bagong species ng apple. And yun lang po, ma'am. Thank you. Thank you po, ma'am. I have a question. Diba? Kasi sa inyo yung dinuscuss niyo is object and classes. So, can you start from scratch kung paano mag-create ng class? In object-oriented programming, di ba? You define the class and the object. So, can you start? Mag-start ka nga ng kahit simpleng class lang. Halimbawa is class, student class. And then, maglagay ka doon how are you going to create an object of that certain class. Ano po mga object, ma'am? Gaya po ba ng ano? Mga name nila? Oo, yun. Siyempre, gawa ka muna ng mga properties niya, di ba? Ano yung mga properties ba ng mga, or ano ba yung mga attributes or properties ng isang student? Of course, we really need yung age niya, yung name niya, siyempre yung name, yung age, yung year and section, mga address, mga ganun. Di ba? We start from that, yung class natin, and then we declare the attributes. And then, create ka ng object ng student. Ano yung magandang object ng student natin? Kasali na din yung dalawang ka-groupmate mo. Ay, Akira! Kumukuhaan ang map. Baligawa po ako, ma'am. Sige po. Yeah, start ka from scratch. Yung step by step, kasi nagbulo dahil tayo yung anagad-ado. Dapat ko nga, kuray ko muna dahil natin nalang na example, in step by step mo. For example, you're going to create the class fruit, di ba? And then, ano yung mga attributes ng fruit natin? Ayan. And then, from the attributes of the fruit, gawa ka, i-define mo ngayon yung variable, yung object ng fruit na yan. Ano ba ang pwedeng maging object ng isang fruit. Of course, kailangan natin na isang object doon is apple. Diba? And then, sunod, ano pa yung pwede natin gawin object ng ano fruit? Yung ginawa mo, yung banana, and then grape. So, yun yung mga object natin. And then, yung attributes niya or yung mga properties naman niya is we declare a name. Diba na nabanggit natin before that yung mga properties and attributes is from nouns. Nouns yan. And then, yung mga functionalities natin or yung mga function natin, methods natin, are verbs. So, verb are action words. So, magiging action yung methods natin. So, I want you to create a simple class, student class, and then mag-declare ka ng object niya. And then add some properties and methods. Kahit simple lang. Step by step mo lang na gawin. Patulong ka sa groupmate mo. Kung paano nyo gagawin yun. Simple lang yun. Very simple lang yun. So you declare first the class. Ayan. So class student. Okay, type mo. Class student. Para maintindihan ng classmate mo kung paano ba gumawa ng ano ng isang class. Kasi 'di ba in object-oriented programming kailangan talaga natin si class and object. Nakakadikit kasi yung mga reports niyo. That's why you really need to listen to the report of the group 1. Kasi papakita na nga niya dapat kung paano na-instantiate yung object eh.
kung paano siya nag-create ng class, how we instantiate it. So in object-oriented programming, una, gawa ka ng index. And then you created another file, you name it as a, kahit anong class na lang yun, student class, ganun. Diba dalawa yun, ikukol mo siya. And then ang iraran mo na lang dyan, is hindi na yung, ang iraran mo na dyan is i-include mo dapat si class mo para ma-call mo siya. Diba dalawang file ang i-open natin? I-pulit yun, ma'am. Create a student class. Tapos, lagay ka ng ano, properties niya. Anong magandang properties ng student natin? Of course, the name and the age. Kahit yun lang, kahit dalawa lang, name and age. Method po, ma'am. Gawa ka ng isang method, function. Bahala ka na kung anong papangalan mo sa method niya. Function, ba't malalaki? Function get name, pwede. Function get name. Para kunin natin yung name ng student natin. Nilalagay mo dyan sa loob niya nilagay mo dun sa loob ng function natin na getting are the parameters. So, ano rin yung ginagawa niya? Copy paste. Copy paste. Okay. And we will check later. Name. And then, yung function mo, naka-capital ba talaga yun? Function get name. Diba naka-small letter lang dapat yan? Function. Copy paste. So, yung gamit ng this, yung gamit ng this is to return. Return. Parang tinuturo niya that this certain variable is the declaration of these properties. Sabi niya ganun.
Tapos yung instance na po. So, you're going to create. Huwag gumagawa din ako dito ng ano. Ganyan. And I'll show you later din. Ayusin mo yan. Ah!
Emerson. Bisin sa mood ubing, ha? Ayan, ano kaya? Kaya mo yan, Emerson. Wala ka, gusto ko na. Hindi kaya. Ganito kasi yun. Okay, stop sharing. Ako yung mag-share. Let me share my screen para mas maintindihan. Huwag kasing copy ng paste. Copy-paste lang lagi. Nakikita? May nakikita na? Wala pa. Wala pa man. So first, di ba sabi ko sa inyo, you need to create your class. Class muna. Hindi ko pa sinabi na gagawa kayo ng ano. Wala pa ba? Or meron na? Hindi ko ba sinabi sa'yo nagagawa na kayo ng index. So, in your folder, I have this folder here. Mas maganda kasi ito. Yung nakikita nyo kasi dun sa W3 School is nilagay niya lang sa isang file. Dapat sa object-oriented programming, once you created a class, mas much better that you created another file. Rather than putting it everything in the index. Kasi pag sa index mo lahat nilagay yun, ag-edit kanton, kaya nga sinabi natin that object-oriented programming is mas maganda kaysa sa procedural. Because through that, you can create a lot of class, means to say a lot of files. Dun sa file na yung halimbawa itong student class na to. So we created a class muna for student. We can also create a class na para sa teachers. In a certain system. Halimbawa, yung create mong system is enrollment.
enrollment system of ISPS Kagubin. So you created a class specifically for the student only. Pwede rin student lang ng CAS, student lang ng BSL or student lang ng BSBA. Yan. And then you can create also a class for the teachers. Yan. And then for the non-teaching, mga ganon. So una, you can create your own folder. Gawa ka muna ng dalawang folder, yung index ka yung student class mo. Diba sabi ko sa'yo kanina, you created a class, student class. So una, I declare the student class inside the PHP. Yan. And then I added a new property, pinangalanan kong name, and I declared it as public. Public means to say pwede siyang ma-access in any parts of the program. Meron din kasi tayong private, di ba? Pag private, naka-close lang siya dun sa certain na program lang. Halimbawa, ginawa ko siyang public para dyan lang talaga siya sa page na yan, sa file na yan. Hindi siya pwedeng i-access from different or from other classes. So, mas maganda na naka-public siya. So, after declaring our properties, ayan, dineclare natin yan. Next is gawa tayo ng method. So, we use the function and then gawa ka ng function name mo. So, set name yung ginamit and then we will be calling the parameter. Ito yung parameter na yan, yung variable name na yan, is from the properties itself. So, whatever the value, kung ano yung magiging value ng name na yan, will be passed through in our function. And then, gagamitin natin yung this na yan, to declare that this certain name is actually the value of this name variable. And then once we set it, na-set na natin, di ba? So, isi-set na natin. Pag na-set na natin, kukunin na natin yung value ng name na yan. So, get name, function get name, and then this, sabi niya, I will be returning whatever value of that name, ito, yung variable name natin, whatever value of this variable name natin is I will get it, sabi niya. Next, na-declare na natin, nakagawa na tayo ng class. Next is, we will push through in our index. Dito sa index natin, I'll be including our student class. So whatever inside our class, we will be calling it in our index. Ayan. So in-include ko siya. I created a new object. Ayan. So, gumawa ako ng new object ko, si student, sa yung object ko. And then, sinabi ko that this object is a new, sabi niya. So, new student siya. So, na-declare ko siya. So, I will instantiate ko siya. So, once I instantiate my object, I will be setting the name of this student. Itong object na to, na-instantiate ko siya. And then I'll be setting the name, MJ. So, nag-declare na ako ngayon ng MJ na name. So, ito, it will be the value of this name inside my student class. Ayan. And then, I'll be getting the name. Sabi niya, I'll be getting the name. And then, i-return yan ng ating return this name. So, since nag-declare ako ng endgame dito, automatically lalabas ang magiging output niyan is return natin. So, yan yung output. Endgame. Kasi yung pinakita kasi kanina yung sa W3 school, diba? All the files, nandun siya lahat-lahat. So, nagbulo. Dito, you can also add another one here. Ayan. Pwede kang magdagdag yan ulit. Magdagdag ka ulit dito ng age. Ayan. And then, dagdag ka na lang ulit dito ulit ng age and then return mo na. Pwede gawa ka ulit ng function wherein you're going to call everything. I-call mo na lang lahat-lahat ng mga information ng student natin. Yan. So, pag niran natin, automatic, nasa index, pag niran ko. Kaya, always, pag nag-recreate kayo, yung index ninyo kasi, yun yung unang-unang iraran ng
ng folder ninyo. Kaya mas maganda yung ganun. Naintindihan sa part na to? Ako ha? Nasaan ba yung ano? Wait, hanapin ko ngayon sa W3 school. Hanapin ko yung sa W3 school. Then sa W3 school, diba? They put, ginawa nila in one file. Nagawa kasi yan sa isang file lang. So, ang magiging output nito is the apple and the banana. Ayan. Kasi we set the name to apple. Ayan. So, this is our object. We created an object, apple, and then we created, again, another object, which is the banana. So, we set the name of that certain apple as an apple, and then we set the name of that banana as banana. And then, igiget naman natin ngayon yung pangalan ng apple natin, yung object na apple natin, and yung object na banana natin. So, ganun yung nangyari. Nakuha niyo yung part na yan? Or hindi? Class? Hello? Yes, ma'am. So, pag nagpa-assignment ako niyan, makukuha niya na yan. Ay, wala bang pa-assignment? Wala ba kayong pa-assignment? Group 2? Yan. So, sino yung kagrupo mo? Yung dalawa? Yung dalawang girl? Can you... Paano kaya? Magpapakode pa sana ako ng isa pa sa kanila naman sana. Bali, nag-code kayo ti May Sapay. Mama, balin nga ako. Anya? Mama, balin nga itipon mo, di may salang mga file, ma'am. Di panagala ti age. Sa iisang file na rin. Ah, yung age. Ah, sige, so, sige, wait. Ano ba yung student class, and then so dito, di ba, yung student class natin. Ayan. So pwede tayong mag-declare again dito ng another one. So ano pa ba yung magandang properties ng isang student natin? Di ba? So yung pwede pang properties ng isang student natin is the age. So, public dollar age. Yeah. So, pag na-declare na natin siya, pwede tayong gumawa ulit dito ng another one. Yeah. Function, ano bang maganda? Full info. Let's open here. Yan. So, pag na call I function, wrong spelling. Alam mo yung nag-react. So, ay ganun. Ayan. So, nag-set tayo dito ng name. Yan. Pwede naman din natin ilagay na lang dito yung dito, magdagdag tayo dito ng variable ng age natin. And then, of course, we will be declaring yung age na din. So, pwede niyong palitan na rin yan na hindi set name kasi, pero pwede rin, i-call nyo na lang din. So, I'll be copy-pasting this one. And then, age na lang din yan. And then, from here, we could return. So, kanina ni-return lang natin yung name niya, diba? So, pwede na natin i-return dito. Return then this name, Ctrl-C. Ctrl-V. And then, pwede na natin itagdag dito this name. So, tuldok na lang. Lagay natin yung... Dito na lang, return name.
Gumawa natin ng stream para mas magandang tignan. Return name. This name, and then pag-concatenate para it will go to the new line. And then that. And then page. And then this. Copy natin si this. That. This is. So, na-declare na natin yan. So, anong susunod na natin gagawin? Ano yung ipo-call natin? Yan. So, punta tayo ngayon sa ating index. So, unang, dineclare lang natin is a student natin na object natin na si student E1653742. Actually, this is my student ID. Palagip ko lang ta, di ba? E1653742 na student natin. Yan. Ayan. Pwede na natin tayo dito maglagay dun sa ano yung ginawa natin. Dito sa full info natin. Pwede na tayo magdagdag din dito na page. So, halimbawa, ilang taon ba yung gusto ninyo? Itin para kung ma'am. Bahala na kayo kung anong gusto niyong age. 18 para iwas kaso. Okay. And then, since, set name natin. Dalawa. And then, we declare the get name function here. So, we will be declaring also our another function. So, kukunin din natin yung function na full info natin. So, declare muna natin yung ating student variable. So, i-echo natin siya. And then, yung function name natin na full info. So, control S. So, nasa na yung browser ko kanina. So, okay na ba yung code natin? Tignan nyo nga kung okay na. Wala bang error? Pacheck! Pacheck ng error ng code natin. So, this name, and then this age, and then age. And then, we can also declare the age here. This age. Done. Tama ba yan? Tinawa natin yan. Patingin nyo, wala kayang error. Ta-dang! Let's try. Sana walang error. And then yung index natin, first we created. Yan. So, kinol natin siya. Sinet name natin. Set name. Ay, set name. Yan, dalawa. Then full info. Yan. So, i-run natin. Control F. Sana walang error kasi pag nag-test na error na nga tayo. Yan. Sana walang error. Pag nagka-error, ayan. Wala, hindi lumabas yung age. Wait lang, hindi lumabas yung age natin. Ba't nagsisim? Hindi lumabas yung age natin. So, may error pa tayo.
Hanapin natin. Tulungan niyo ako maghanap. Das, help me find the error. Okay, tulungan niyo ako maghanap ng error. Ma'am, feeling ko sa may index, ma'am, sa may line number 10. Wala yung get edge ata, ma'am. Yung set edge, ma'am. Yun. So you want me to create another one? Siguro, ma'am. Bakit may siguro? Lagyan ko dito ng get name. I get age. So, hindi ah. Kasi ito, so, ito yung... 9-10, ma'am. Wait lang. Control Z. Dito. Wait, anong sabi mo? Ma'am, ang dagdag ka ulit ng kwan. Yung full info, ma'am. Yung parang sa line 10, ma'am. Gawa ako ng get full info. So parang mag-set, ma'am, ng age. Ah, okay. Get full info. And then, balik tayo dito. Get name. Hindi, kasi nga naka... Ma'am, dun sa may return, ma'am, hindi naka-concatenate. Yung sa... Dun po sa student class. Yung sa name po, tas colon. Wait lang, balik tayo dun. No. Saan banda? Dun po sa may tabi ng semicolon, sa may pinakaunang dis. Ayun! Run natin. Parang tama na kasi alam ko yun eh. My old office student class. Iba naman kasi pala yung nilalan ko. Iba kasi yung nilalan ko. Ayun, may fatal error tayo. Unquote, undefined, get full name. Ay, may dineclare tayo. Ano yung get full name? Index. Ay, ito, good. Ito, dineclare. Okay na. Nagaling natin. Ay, bakit? Control Z. So, saan yung error natin? Tama na na-declare na natin pero may error daw tayo. Sa ating line 16, sabi niya, get full info, wrong spelling. Walang I. Ang ganda yun. Okay naman. Line 16, control D. Control S, and then run. Ayun! Okay na. Yun lang talaga yung wrong, yung concatenate. Okay na tayo. Yung concatenate lang yung wrong natin. Thank you dun sa nakakita. Sino yung nakakita? Hindi ko na-conceal yun eh. So okay na tayo dito. Hindi nga naman ako nagdagdag dito ng this. In here kasi, nagkulang tayo ng concatenation. Yan. So pwede pa nyo pang dagdagan ulit yan. Yan, dagdag ulit tayo. Year and section. So, pwede na itong gamitin ng ano, ng yung mag-i-inheritance. Ituloy nyo na lang ito for inheritance. Pwede na siya for inheritance. Ito yung gamitin nyo na ano, na
sample code. So how to inherit, to add something. Yeah. So dito sa info natin, yan, dagdag ulit tayo dito ng list. So copy lang natin yung year in section na yan. Control C, Control V, then year in section. So pwede na tayong magdagdag ulit dito, break ulit tayo. Break, yan. So concatenate, yan. And then, yung break natin. Huwag natin kalimutan yung concatenation. Concatenate again. And then, $, recall the variable, yung name niya. So, this year end section. Yan. Year end section. Ay, wait. Lagyan muna tayo ng variable. Ay, ng ano? Ng string. Concatenate. Yan. So, this yan. Year end section is this year end section. So, balik tayo sa index natin. So, pwede na lang natin dagdagan dito ng year end section niya. So, ano yung year end section niya? So, BSIT to B. Ayan. So, if you're going to run that one, ano yung ano natin? So, if you're going to run that one, magdadagdag na lang siya. Uy. Ayan yan. Control S. I'm gonna save. Control S. Year-end section. So I call that one dollar year-end section number. And then from here, I just add that name, that name, that name. So that is fire one. Pag nagpo-code talaga, dapat ganito. In-inoto nyo, ano yung mabiglaan nyo, itabi namin. Kaya pag binigla nyo kasi na nilagay lahat-lahat, mahirapan kayong hanapin yung error. Pero pag may pinagawa si teacher sa inyo, unahin nyo, isa-isahin nyo yung variable. Isa-isa muna, isang declaration, then run. Isang declaration, then run. Kasi pag ginulpi nyo, marigatan kayo masubis na i-check nyo sa dino na yung error. So may mayat talaga, inot. Kada isang properties are kada isang properties ng inyong class, kailangan inot-inot. Ininayadan yung ID declare, ininayadan. Kasi through that, ano may inayad, mas nalaklak kayo, masapulan di error na. Pero no, kinopy-paste yung ang amin, so, kasi ano yung mabasaon, if you copy-paste it, lahat-lahat agad-agad. May mayat inot-inot. Yeah. So you can add inheritance from here. So I want you to create another one here. So another class here or another file. Tapos pangalanan mo na rin na lang doon na student inheritance. So from student inheritance, pwede natin sabihin that certain student belong to the class or belong to BSIT or belong to BSN or BSBA. So ituloy nyo na lang tong code na to. So I'll be compressing this code and then I'll be uploading na lang in our Canvas. And then gusto ko ito na lang yung itutuloy ng next reporter natin. So paano mo na-instantiate na natin, di ba? First, we created a class. So, first natin, gawa tayo ng folder. Then, dun sa folder natin, gawa tayo ng dalawang file. Our index file and then our class. Yan. So sa index natin, of course, ito yung una na mag-appear dun sa ating browser. So blanco muna siya. Wala ka munang gagawin sa index. Declare mo muna yung doc type mo ng HTML. So blanko muna siya. Then go to your class. From your class, you created your student class. So ito yung student class natin. Pwede rin tayong mag-create, halimbawa is another class is vehicle, mga sasakyan. So ano ba yung mga properties ng mga sasakyan natin? Diba yung mga sasakyan natin, meron yan, may pangalan din yung sasakyan natin, may modelo din yan, depende rin yan sa gasolina na gagamitin. Yan. So, pag na-declare na natin yan, gawa tayo ng function natin. Yan. So, dun sa function natin, dun naman na tayo mag-i-instantiate. I-instantiate na natin yung mga properties na yan. May instantiate yan once we created an object in our index file. Yan. So, ito yung mga functionalities niya. So, ito. Yan. So, yan, mga nouns yan. Kita nyo mga nouns. And then,
yung ating function, nag-set na siya. Yung function natin yan is variable na siya. Set name, variable. Gumawa, agarami din itinagan. And then, we use the word this to declare that this name or that this certain word is the declaration of this variable. So, representation niya yan. So, whatever the value of this variable is dito pupunta sa this natin. Sa word na to, whatever word you created here, yung value niya is the representation of that. And then, gumawa ulit tayo ng function. So, I created, kahit tanggalin na natin yan kasi yan naman yung nandun sa taas. So, we created a full info muna. And so, ang function natin is full info. So, gumamit tayo ng string and then we call that this. So, kung ano kaya yung laman ng this natin dito sa variable natin na to. Ano yung magiging laman niya? So, first, kung balik tayo ng index natin, we created a student E165374 to our as our object. So, siya yung naging object natin and dineclare natin siya as a new student. And then, we will set natin yung name. So, this is our function. In here, so, sinet natin. Yan yung parameter niya. Kung ano yung laman niyan, representation niya ng tatlo. So, eto na siya. So, in passing parameter, whatever the value inside our object, yan, kung ano yung value ng parameter here in our object, will be the value of the parameter in our class. So, passing parameter lang, passing the value lang yan. Kasi meron pa kasi tayong passing reference, passing value by reference, marami kasing type of passing. So, in passing reference, in passing value, whatever the value, copy the value, yun yung ibig sabihin ng passing value. So, yung original na value, yun yung ikakopy niya lang. So, that is passing value. So, whatever the value here, pinasa niya. So, tinanggap niya. And then, yung ating object natin, so, from our full info na function, yan. So, sa full info natin na function, yan. So, kung ano yung laman nito, which is here, ito, so, kung anong laman yan, yun naman na yung i-output niya. So, in every parameter, there should always be a value. So, kung ilan yung parameter mo dito, kailangan magkatabak sila ng value. Nakuha? Nag-gets na ba? So, ganyan yan pag gumawa na kayo ng system ninyo. Halimbawa, you have this very big system. And then, gagamitin na natin si DevOps. So, una, pa-plan muna. Ayan. Mas maganda kasi pag naka-object-oriented programming kasi siya. Para ti-aramidon lang na, halimbawa, is the student class. So, sabi niya, yung student class natin, I want you to add a lot of methods or a lot of properties and attributes, ganyan. So, sa'yo na si student class. And then, sa'yo naman na yung teacher class natin. But I'll be the one to be ako na yung mag-aayos ng index natin. So pag na-submit niyo na sa akin yung student class and teacher class, doon ko na lang aayusin sa isang file din, sa index, doon na lang din ako magdadagdag ng mga parameters para makul ko yung nilagay niyo kay student at yung nilagay niyo kay teachers. So magudugud your work. Yun yung DevOps natin, 'di ba? Mahahati-hati in a parallel na yung trabaho is makahati-hati and mas mabilis yung paggawa. Kasi pag isa lang yung file na pinaglagyan mo, kagaya kanina kay Emerson, nilagay niya lahat sa isang file. And then from that whole file, di ba nagbulo, marigatan so natatayan ni Aramidon. Pero you try na i-cut mo siya, Emerson, yung kanina, i-try mo nga i-cut the fruits. The fruits na nga dahil iyaman mo dyan doon sa baba, yung may function set name, get name na siya, ilagay mo na siya sa index. And then, i-include mo from the index. You include, don't forget to include. Yan.
Don't forget to include your student or your class kung saan nandun yung mga yung class natin, properties, mga parameters and attributes and concepts and everything. So don't forget lang to include. Kasi pag na-include mo siya, ibig sabihin, kinukol niya from here. And lalo na kapublic naman siya. So pagdating ng inheritance, magiging dalawa na to. So include once, inheritance, and then madadagdagan na yung information ng ating student. So magiging yung i-inherit naman natin is that this student is coming from the department, CAS department. So ano ba yung nire-represent ng CAS department? We are the red colors. So mga red ang CAS. Pero siyempre ang IT, may mga sarili din color yan. Pero the whole CAS is red. So sabihin mo na lang, or from yung BSIT natin, loka ng inheritance na from ISPSC siya, pwede rin gano'n. So, naintindihan ba? Or you want more example? Class. Or you want another one? Ba or hindi na? Hello, may kausap pa ba ako? Ano? O ano, naintindihan nyo na? How to create a class? How to create an object? Naintindihan na ba sa part na to? Yes, ma'am. Okay. So, Emerson, nasaan yung pa-quiz mo? May pa-activity ka ba? Wala ko na lang yung gagawa ng activity. Sayang. Maganda pag ikaw. Nalaklak ako mo. Ayan. Activity. Wala kang pa-activity? Lagay ka-group ko. Garami din, ma'am. Sige, yung ka-group. So, the group mates, magbigay kayo ng isang activity nila regarding object and class. And then send nyo sa akin. Yung group 1, wag na kasi nakapag-send na pala ako ng activity ninyo. So magiging loaded naman na pagdadagdagan ko pa. So sa group 2 na lang. Group 2, I want you to send na lang. Isend nyo sa akin yung file and then I'll check it and then ayusin ko na lang before I upload it in our Canvas. So, wala na bang question? Are we done? Okay na ba tayo sa ating class and in our object? Okay na, class? Pag wala na, open cam na. Stop sharing. Open cam na nga, Ruth. Open your com. Bali, numarigatan kayo pagdating ng ano yun, ng program. Tutuloy ko naman eh. Saka ni Emerson inamin na mamang ko talaga bihet kaya. At least naging honest siya. At least nag-report. Kaysa yung nagtago, hindi nag-report. Sige na, open cam na para mag-exit na tayo. I have still marami pa akong classes ngayon. Hindi na, open cam. And congrats to the second group. At least na nalagpasan nyo yung ano, yung trial. Sorry, gano'n. Di ba? Ang dali mag-report. Virtual naman eh. Okay lang yan. Pero next time, ma, sana paggawa kayo ng PowerPoint. Ano yung student may isang press power na page? Iwaras you. Nag-deductal ti funds na tayo makita mo. Lalo kanya nga naka-antipara. Sige na, open cam. Walang mag-open cam. Open cam. Winuna ka sa signal po. Awan ti makita ko nila. Emerson ti makikita. Naka-open cam kayo or no? Naka-open cam. Ay, ganun. Sino naka-laptop sa inyo pa screenshot mo na naka-open tayo amin na one. Haan niya naka-open kanina. Siguro internet man in school. Sino tinaka-laptop? Reporters. Saka yung man tayo screenshot. Open cam. Open. Natin, ma'am. Ayan. Sige, send mo na lang di-dito tayo, eh.
Okay. Thank you, Lars, for attending. Sana may natutunan kayo today. And...